Mula sa itaas ng puno, ay makikitang paikot na kinukumpas ang mga kamay ng sinasabing mangkukulam na ito, na animoy may hawak na magic wand, pagkatapos ay bigla na lamang mawawala ito mula sa itaas ng puno. Oh, si Harry Potter lang pala yan. Yung kasama ni Harry Potter. Marami ang nagsasabi na maaaring ang nasabing nilalang na ito ay mangkukulam. Subalit marami din ang nagtatanong kung para saan ang sinasabing orasyon o magic spell na ginagawa ng mangkukulam na ito mula sa itaas ng puno. Ang viral video naman na ito na nakuhanan noong August 10, 2022 sa ganap na alas 9 ng madaling araw, ay bigla na lamang may humahabol na animoy isang puting kaluluwa o multo sa isang ginang na ito, kaya naman tumatakbo at nagsisisigaw ito sa Oh, di ba sa halimaw? Hoy! Yari, kakakainin ka nyan. Kababae mong tao. Kakainin ka nyan. Dahan-dahan pa Sa isinagawang survey sa video na ito, marami ang naniniwala na ang video na ito ay tunay at totoo dahil sa genuine reaction ng nasabing ginang nang makita nito ang humahabol sa kanya na hinihinalang puting kaluluwa o multo. So yan o, legit daw yan kasi dahil sa reaction. Parang totoo nga yun, no? So yun, no? Speaking of reaction, di ba? Porket may nag-reaction, pwedeng biglang lumabas na si ganito, ganyan, ganyan, maniniwala na tayo. Ganun ba talaga yun, no? So depende yan sa inyo kung paniniwalaan nyo o hindi, di ba? Pero kung sasabihin nyo na ito ay hindi totoo o ito ay totoo, dapat panindigan nyo hanggang dulo. Ang grupo naman ng mga YouTuber na ito habang nasa kalagitnaan ng Wendigo. Ano yung Wendigo? Ay bigla na lamang may nakita na nakakatakot na nilalang. That doesn't look like a bunny. It does not. Ano yan? Bakas ba ng aso yan? Where does it go? What is that? Nang kanilang binalikan ng nasabing lugar upang mag-imbestiga, ay nakakita sila ng mga yapak mula sa snow at maya-maya pa ay may narinig silang kakaibang tunog na nagmumula sa kagubatan. Pakinggan yung mabuti. Dude! Takot naman yun. What was that? That was it. Nang magdesisyon silang hanapin ang nawawalang hiker, ay may nakita silang isang piraso ng bot sa nasabing niyebe. What? This wasn't here before. This is probably... Hello? Eh, bakit parang hindi naman nagkaroon ng snow? Parang bagong-bago pa yung sapatos, no? As tingin nyo, dapat pagdudahan natin lahat, no? Yeah, comment nyo sa baba kung mas maganda yung pagdudahan natin lahat ng mga nakakatakot na video. Michelle? At nakita nila ang isang jacket. Oh, 'di ba dapat kasi nag-i-snow 'yan, dapat may mga ano ng snow 'yan kahit papaano eh. Parang mga bagong bili pa nga eh. Nagdududa lang ako bakit po. Hindi mo masama magduda. Okay, sure. Keep looking out. Maya-maya pa ay nakita naman nila ang cap-ares ng isang boat. Ayun, oh 'di ba? Ganyan. May snow. I found the other boot. Ba't walang sintas? Dami mong tanong, Ronnie. Dapat nagpulis ka. Oh. Ay, teka. Naghubad ng sapatos, naghubad ng jacket, naghubad ng pantalon, papunta na papunta sa dilim. Teka, anong ginagawa nito? Tapos may umungol. Habang pinag-uusapan nila kung papasukin ang nasabing kuweba, ay bigla naman sila nakakita muli ng kakaibang nilalang. Oh, ano yan? I don't know if I want to go in there. You hear that? Uy, kahit naman ako, hindi ako pupunta dyan. Ang nasabing nilalang ay tila ba may malalaki at umiilaw na mga mata. Ano yung nakita natin?
Ano yun? Huh. Magkadikit eh. Magkadikit. Magkadikit yung ilaw o yung mata. Oh. Pinatay nila ang ilaw, umiilaw pa. Robot yan. Kasi kung aswang yan, di ba? Atakihin kayo niya nang hindi niyo namamalayan. Hindi niya kailangan umilaw ang mata. Oh, bakit iilaw ang mata? Flashlight. Yun lang. Nakakatakot dun. Parang alien yung tunog. That was it. So search nyo nga yung Wendigo. Ano ba yung Wendigo? At sa loob naman ng kuweba ay nakita nila ang mga buto na ito. Ooh. Makikintab pa. Parang bagong... At nang bumalik muli sila sa bahay upang hanapin ang bagong sip-sip, ay muli nila itong nakita. Saan? Saan? Inside. Ang nasabing nila lang ay pumasok na sa nasabing bahay. Ooh. Malamang, ang bagal niyong tumakbo eh. Kahit ako hindi ako nakapagsalita. Agad naman silang nagtago sa ilalim ng mesa. It's in the kitchen. Whoosh. Bakit parang... Paano hindi nakita yung camera? Pagkatapos magkaroon ng pagkakataon ng nasabing grupo, ay nagdesisyon sila na lumabas mula sa nasabing bahay. Ang grupo ng takot ng kabataang Pinoy na ito habang nagpapatugtog ng mga music instrument ay bigla na lamang nahulog sa upuan ang isang bagay mula sa kanilang likuran. Paano narinig yun? Agad naman ibinalik ng isang binata na ito ang nahulog na bagay. Inakala nila na isa lamang itong aksidente, subalit panoorin ang susunod na mangyayari. Ang lahat ay nagulat sa nakakakilabot na paggalaw ng mag-isa ng upuan na ito. Ang nakakakilabot na nila. So nakakatakot naman 'to, nakita natin 'to. Ano ba 'yan? Pero alam mo 'yun, no? Hindi masyado nakakatakot kapag marami kayong kasama, 'di ba? Pag may mga nangyayari, may mga kasama kayo, hindi masyado nakakatakot 'yun, eh. Pagtatawanan niyo pa 'yan. Lang naman na ito ay nahuli mula sa bansang Pakistan. Devil's pet. Sinasabi ng nakakatakot na nila lang ito ay nagdulot ng pinsala at takot sa buong bansa ng Pakistan. Kaya naman tinawag nila itong The Devil's Pet. Hinihinala ng ilang magsasaka na ang nasabing nila lang ay isang werewolf na kung saan sinasabi ng mga magsasaka na ito ang dahilan ng pagkawala at pagpaslang sa ilan nilang mga alagang hayop at pagsira sa kanilang mga pananim. Grabe. Ang video na ito ay nag-viral sa internet at ang ilang mga netizen ay sinasabing ito ay isang failed science experiment. Subalit magbasa hanggang sa ngayon ay wala pa rin nagkukumpirma kung ano ba ang nasabing nila lang na ito. Grabe, no? Ano yun? Comment nga kayo dyan. Werewolf ba talaga yun? Parang totoong-totoo yung nakita ko eh. Ang traditional na libingan ng Sagada. Oh, katakot naman ito. Ay kilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi pati na rin sa buong mundo bilang may ritual at may kakaibang traditional na libingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Grabe naman, bakit? Ang mga sinasabing mga matatanda ay sila na mismo ang gumagawa ng kanilang sariling kabaong. Kung ang isang matanda naman ay mahina na at may sakit, ang kaanak naman ito
responsable sa paggawa ng nasabing kabao. Pero ang nasabing tao ay yumauna, ang kanilang mga bangkay ay ilalagay sa mismong kabaong na kanilang ginawa. Pagkatapos ay dinadala sa kuweba upang ilibing. Subalit sa halip na ibaon o ilibing sa lupa, ang kanilang mga kabaong ay hinahang sa loob ng kuweba o dili, kaya ay sa harap ng mga cliffs kasama ng mga labi ng kanilang mga ninuno. Ang sinasabing tradisyon at ritual na ito ng mga taga-Sagada ay tinatayang mahigit 2,000 taon na ginagawa. Kaya naman ang ilang mga bangkay at kabaong na nakahang sa mga kuweba at cliffs ay may ilang dekada na katagal. Ang dahilan ng tradisyon at ritual na ito ay sa dahilan na mas mataas na posisyon ng kanilang mga bangkay at kabaong, ay mas malaki ang chance upang marating ng kanilang espiritu ang tamang lugar sa kabilang buhay. Sa madaling salita, madali nilang mararating ang langit kung mas mataas ang posisyon ng kanilang mga bangkay. Kaya naman hinahang nila ng pagkataas-taas ang mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero di ba hindi ba ano yun? Baka bumagsak eh. Yun yung nakakatakot dun eh. Ang video naman na ito mula sa kalawakan ay may nakuhanan silang video na kung saan ay may pabilog na kulay puti na parabang ulap. Sinasabi ng video na ito ay magpapatunay na may alien nga na gumagala sa ating mundo. Pagmasdan mabuti ang susunod na mangyayari. Uy! Ang sinasabing puting pabilog na tila ba ulap ay bigla na lamang at umandar ng napakabilis. Anong planeta daw yan? Lutang na naman ako eh. May anino? Liwanag. Makikita sa video na pati... And then hanggang dito lang yung video. Ang kulit, hindi masyado nakakatakot na doon lang ako nang kinabahan doon sa nakangang ganun. Takot, no? Hindi ko maipaliwanag kung parang tunay, pero sana nakita natin ng buo, no? Pero don't forget to subscribe sa Andy the Explorer. Hanggang sa muli.